Saksihan ngayong gabi, NCR kabilang sa mga may storm signals dahil sa bagyong Julina. Dahil humagupit na sa iba't ibang probinsya sa Visayas, Southern Luzon. Bagyong Kiko, pumasok na rin sa Philippine Area of Responsibility. Metro Manila mananatili na sa MECQ hanggang September 15. Pagpapatupad ng granular lockdown, binawi muna dahil ang guidelines, pinaplantsa pa. Igan, dalawang bagyo ang nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility, ang Julina at Kiko. Ang bagyo Julina nauna nang nanalasa sa ilang probinsya. Nakataas naman ang storm signal sa ibang lugar gaya sa Metro Manila. At saksi live, si Mai Bermudez. Mai? Igan, Pia, naghahanda na ang ilang lugar sa Metro Manila at Southern Luzon para sa posibleng pananalasa ng bagyong Julina bukas. Nakatupi na ang ilang billboard sa EDSA Guadalupe bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Julina bukas. Itinaas ng Tropical Cyclone Signal No. 2 sa Metro Manila. Bukod sa mga billboard na nakatupi, mayroon ding ilang nakatali para maiwasang masira sa inaasahang lakas ng hanging dala ng bagyo. Nakatiklop na rin ang billboard sa EDSA Main Avenue sa Quezon City. Ayon sa Office of Civil Defense, naghahanda na rin sa pagdating ng bagyo ang Southern Luzon. Kami pong sa council po, sa regional council po, ay naghanda po ng pre-disaster risk assessment, analyst group meeting kayo ng umaga. Pero earlier pa po, namatandin po kami ng pre-disaster risk assessment meeting. May paalala rin ang mga otoridad sa publiko. Dapat po maging vigilant po tayo, lagi po mag-monitor doon po sa ating po mga science agencies, sa mga warning agencies po natin like Pag-asa. Monitor po yung updates, lagi naman po kami nagpapadala ng mga text messages, advisory sa ating po mga local agencies. Ano lang po tayo, mag-ingat po tayo, maging alerto po. Kanina naman ay nakaranas ng mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, partikular na yung mga nadaanan natin sa Quezon City at Makati. Pero sa ngayon ay huminto na yung pag-ulan dito sa Makati area. At live mula rito sa Makati City, ako si Mai Bermudez, ang inyong saksi. Ilang istruktura sa Visayas ang nawasak na sa pagagupit doon ng bagyong Julina, na 6 na beses nag-landfall. May mga stranded din sa mga pantalan sa Bicol Region. Darito ang report. Sa lakas ng ulan at hanging dala ng bagyong Julina, naggalat na mga nagtumbahang tent sa labas ng Borongan City Hall. Nagsasayawan ang mga puno kasabay ng pagbayo ng ulan. Kuha ito pasado alas 11 kagabi, isang oras matapos ang unang landfall ng Typhoon Julina sa bayan ng Hernani. Nawalan din ang kuryente sa lugar. Malakas din ang ulan at bugso ng hangin sa isla ng Zumarraga sa Samar kaninang madaling araw. Malapit ito sa Daram, Samar, kung saan tumama ang ikalawang landfall ng bagyo. Kahit nasa loob ng bahay ang uploader, maririnig ang kalampag ng mga yero. Halos tangayin ang bubong ng bahay dahil sa lakas ng hangin. Ang loob ng bahay, pinasok na rin ng tubig. Ayaw na, kuha na kay mga bungkag na tanan diya sa ilawom. Perwisyong baha naman ang problema ng mag-anak na ito sa Albuera, Leyte. Malay ka ba niyo? Pinasok ng tubig ang bahay dahil sa umapaw na kanal. Hanggang kaninang umaga, ramdam sa bayan ng Kapuokan ang malakas na ulan at hangin. Ganyan din sa Tacloban na nagdulot pa ng baha sa ilang kalsada. Sa Ormoc naman, 60 residente ng Barangay San Isidro ang inilikas ng Coast Guard dahil sa pagbaha. Tumaas din ang level ng tubig sa Anilaw River. Rumaragasa naman ang kulay tsokolating ilog sa Barangay Kamandag sa bayan ng La Castellana. Hirap sa pagdaan ang mga residente sa lugar. Wala na rin makadaang motorista sa ilang kalsada sa Bugasong sa Antique hanggang tuhod kasi ang bahang
nagpalubog na rin sa ilang palayan. Hanggang bewang pa ang taas sa ilang residential area. Sa Masbate, pabugso-bugso ang hangin sa Palanas na katabing bayan ng Dimasalang kung saan naglandfall din ang bagyo kaninang alas 10 ng umaga. Sa San Francisco, Quezon naman, isang spillway ang nawasak ng rumaragasang tubig. Hindi ito madaanan ng mga motorista at ng mga residente. Malalaking alon ang dala ng bagyong Julina sa Pampang ng Sorsogon. Suspindido ang ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat tulad ng Roro. Sa mga pantala ng Bulan, Pilar at Matdog, mahigit 100 na ang stranded. 40 naman ang stranded sa Tabaco Port sa Albay. Habang sa Del Gallego, Camarines Sur, maraming sasakyan ang naipit sa masamang panahon. Chino Gaston, GMA News. Modified ECQ pa rin muna ang Metro Manila hanggang September 15, taliwas sa inanunsyo kahapon na GCQ ng NCR bukas. Pero ayon sa DILG, pwede yung mapaiksi depende sa resulta ng pulong ng IATF sa Webes. Saksi, si Joseph Moro. Kung kahapon sabi ng palasyo kasama na ang Metro Manila sa mga lugar na GCQ simula bukas, sabi ng Malacanang ngayon, modified ECQ pa rin muna ang NCR. Tatagal yan hanggang September 15 o kung may patutupad na ang pilot GCQ with alert level system o yung bagong guidelines ng granular lockdown. Bawal pa rin daw ang dine-in, mapa-indoor o alfresco, pati ang mga salon, parlor at nail spa. Pwede ang religious services pero online lang. Papayagan ang pagtitipon sa lamay, burol at libing basta hindi COVID ang ikinamatay. Malalapit na kamag-anak lamang at dapat kaya nila itong patunayan. Ang patuloy na paghihigpit sa gitna pa rin ng pagdami ng COVID cases. Full capacity na ang ilang ospital sa Quezon City. Ang Quezon City General Hospital, 98% ng puno ang ospital. May pagkakataon na 12 pasyente ang naghihintay sa tent para ma-admit sa ospital. Yan ay kahit pag ginawa na rin ward and chapel ng ospital. Hindi talaga po kami nauubusan ng pasyente na waiting and willing to wait na magkaroon ng bed doon sa aming tent. So mababakante man yung aming COVID ICU na adult, at saka yung COVID ward namin na adult, it's either pag nakapag-discharge kami ng recovery or yun nga yung pag may na-demise. Sa Rosario Maclang General Hospital, umabot sa 172% itong puno. Nagdagdag kami ng mga additional beds sa COVID ward, no? So para lang mag-increase yung number of beds na available. Ang Pasay City General Hospital, full capacity na rin. Isa na lamang available na PDA COVID bed. Sarado pa ang kanilang emergency room at triage area dahil dinidisinfect ito dahil sa posibleng kaso ng meningococcemia. Ang San Lazaro Hospital, 80% ng puno ang COVID beds at 190% na ang kapasidad ng kanilang ICU. Ang St. Luke's Medical Center sa Taguigat, Quezon City, nag-anunsyo kahapon na puno na ang kanilang COVID wards at ICU. 18,012 ang new COVID cases sa bansa, pinakamababa sa loob ng 5 araw. 13 lab ang hindi nakapagbigay ng datos. Sa pag-aaral ng Okta Research noong August 10, 16, nasa 60% ang growth rate ng mga bagong kaso sa NCR. Pero bumagsak ito sa 14% na lamang pagkatapos ng 1 linggo. At ngayon nananatili ito sa 13% hanggang kahapon. Nasa Enhanced Community Quarantine o ECQ at Modified ECQ ang Metro Manila sa mga panahong yan. Sabi ng Okta na control kahit papaano ng community quarantine ang pagkalat ng COVID. At least from my perspective, yun yung nakikita ko. The wheel is not broken. Yes. Sabi ni Dr. Guido David, Okta Research Fellow, hindi epektibo ang mga granular lockdown dahil marami pa rin ang iikot ng mga tao dahil mga barangay o kaila lamang ang ilalockdown. Kalat na rin daw ang COVID ngayon. It could be, it might have been effective before pag ano, if we have the pandemic, kunyari, concentrated on one barangay or a few barangays. Pero with a widespread transmission and all over NCR, kawawa rin daw ang barangay at mga lokal na pamahalaan. This will be manpower intensive. Pero sabi naman ng Department of Health o DOH, mas mapapababa raw ang mga kaso sa granular lockdown at hindi mahihirapan ang mga ospital. When we do granular lockdowns, we recommend that to do active case finding, no, and enhance their contact tracing para po mapabilis
na mahanap ang kaso, ma-isolate sila, at kung kinakailangan ng referral sa ospital ay ma-refer po agad. And that will translate to a lower proportion of severe and critical cases and fatalities po. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Dumalo via online sa pagdinig ng Senado ang presidente ng Parmalee Pharmaceuticals Corporation na nasa Singapore ngayon. Pero no-show pa rin si dating presidential adviser Michael Young, kaya ipinapa-aresto na siya ng mga senador. Saksi, si Mab Gonzalez. Dahil sa dalawang beses na pag-snap sa sampina ng Senate Blue Ribbon Committee, pinakontempt at pinapa-aresto na ng mga senador si Michael Young, dating presidential economic adviser at lima pa sa opisyal ng Parmalee Pharmaceuticals Corporation. Sa gitna ito ng investigasyon sa kinukwestiyong mahigit 8 bilyong pisong kontrata ng gobyerno na nakuha ng Parmalee. Nasa pagdinig kanina si Senate President Tito Soto, nagsabing pipirmahan niya ang rekomendasyon na ipa-aresto si Wang at ang limang opisyal ng Parmalee. The Director General should now send formally to the Senate President and the process should start to make sure that a warrant of arrest is issued and that they will be asked to formally serve it and to all law enforcement authorities. Pinuntahan si Yang sa bahay nito sa Forbes Park para iserve ang sampina. Pero isang lalaki raw ang nagsabing hindi ito nakatira doon kahit panakuha ng mga senador ang dokumento na nirerentahan ito ng isang Michael Young sa halagang 500,000 pesos a month. The subpoena has been served and there have been lies perpetrated. Dumalo naman sa kauna-unahang pagkakataon ang chairman at president ng Parmalee na si Wang Tsuyan sa pamamagitan ng video conference. Nasa Singapore daw ngayon si Wang. Sa internet lang daw niya nalaman na may warrant of arrest siya sa Taiwan dahil sa stock manipulation. I've only made aware of this website. When were you aware of this, to be precise? In March 2021. Oh, you were aware of it since March? Yes, and I've been waiting for the formal subpoena to be issued to me in relation to this, and I have not received any. Ang tatay niyang si Wang Wenlai o Tony Wang ang may-ari ng Parmalee International Holdings. May warrant of arrest din sa Taiwan dahil sa stock manipulation. Pero hindi raw niya alam kung nasan ang tatay niya. I do not know where my father is since... Why is that? We have been estranged since early 2020. You have not seen him since early 2020? I have been estranged from him since early 2020. I have not seen him. Do you think you should be worried? I'm worried, but... It's a warrant of arrest? But he's disappeared. Pero hindi masyadong tatanong si Wang dahil kailangan niya magpunta sa Philippine Embassy sa Singapore upang doon panumpaan ang kanyang mga salaysay sa Senado. Ang punto noon pa man ng mga senador, bakit nakakuha ng malaking kontrata ang Parmalee? Gayong bukod sa 625,000 pesos lang ang paid-up capital nila, may question daw sa karakter ng mga may-ari nito. Inaalam din ng mga senador kung bakit pinatulan ng gobyerno ang presyo ng Parmalee, gayong mahal ang benta nila ng face mask at face shields. Ang talagang plunder ito halos eh. Pag sinabing lutong Macau, yung mabilisan, meron ng favored supplier, may advance notice na kung ano yung bibilin para makapaghanda sila, para sila lang ang merong kapasidad. Ang sagot ng Department of Health at PSDBM dito noon pa, nang bumili raw sila sa Parmalee, mataas pa ang presyo ng mga face mask at shield dahil kakaumpisa pa lang ng pandemic at may kakulangan sa supply. Naglaro sa mahigit 22 pesos hanggang mahigit 27 pesos kada piraso ang presyo ng face masks mula sa Parmalee. Isang linggo matapos maaprubahan ang kontrata ng Parmalee noong April 2020, naaprubahan naman ang mahigit 1.3 billion peso contract ng EMS Components, isang local manufacturer. Mas mura ang benta nila na nasa 13 pesos and 50 centavos para sa unang delivery. Pero sabi ng PSDBM, pinasuspindi ang delivery ng nalalabi nilang stock dahil daw sa price freeze order ng DOH pagdating ng Oktubre. Kailangan daw ibaba ng EMS ang kanilang presyo sa 2 pesos and 35 centavos kada piraso. Nang gawin ito, saka itinuloy ang delivery. We delivered. It wasn't the original contract, but we completed our contract. Mr. Chairman, just quickly, very quickly, nalugi ba sila o hindi? Senator, good morning. Senator, nalugi kami. So nalugi yung Filipino Corporation na nakipagsa palaran. Abang tiba-tiba. Tiba-tiba, kaya nga. Ano? Matira ang masiba. EMS lang po ang nag-deliver ng local and ng only surgical
medical grade surgical face mask sa PSDBM starting when we had a contract with them. We had a problem when it started on October kasi biglang nagpalabas si DOH ng price freeze at 9 pesos. Nung nag-price freeze si DOH ng 9 pesos, doon kami nagka-problema because we have to ask them, can we still deliver? Baka hindi kasi bayaran ng DOH. Kwestiyon naman ni Senador Franklin Drilon ang sal-en ni dating PSDBM Chief Christopher Lau na sinabing nasa Davao siya ngayon. Noong 2019, nasa 31 million pesos daw ang pera nito, naging 41 million pesos noong 2020. Paliwanag ni Lau, mula ito sa kinita niya nung abogado pa siya. Binayaran daw siya ng 140 memorial lots at marami na siyang nabenta. Everything that I bought, that I sold on last year, was at least 10 years old asset. So, okay. Like memorial lots, the value when it was given to me was roughly around 10,000, 20,000. But now, it's the memorial lots now average just around 80,000 to 100,000. Second, some of the loan that I had, the loan collectibles I had was already collected in 2020. So everything was maturing. Pinasusumite ni Drilon kay Lau ang sal-en niya mula 2016 hanggang mag-resign ito ngayong taon. Kwinesyon din ni Gordon kung bakit sa AFP Logcom Warehouse sa Camp Aguinaldo iniimbak ang medical supplies at binanggit ang umanay koneksyon ni dating Customs Chief Captain Nicanor Rafael Don sa issue. We co-locate the warehouse of DOH, the DOH warehouse, to the AFP Logcom because that's the only available logistic warehouse that we have. Hindi ko sinasabi na AFP. Nagtataka lang ako, circumstantial connectivity ang pinag-uusapan natin sa civil defense. Nandun si Captain Faeldon. And may I show a picture right now? Michael Young attended the baptism of Nicanor Faeldon's son. Sinisikap pa naming makuha ang panig ni Faeldon. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nagka-COVID na, na-scam pa ang isang pasyenteng kailangan ng oxygen tank sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Biyernes na mahirapang huminga ang pasyenteng naka-isolate sa kanyang bahay. Nagpatulong ang kanyang asawa sa mga kaanak nila para makabili ng oxygen tank. Sa isang online seller sila nakipag-transaksyon at nangako itong i-deliver ang oxygen. Pero wala raw dumating. Nawala na rin ang profile ng online seller sa social media. At dahil sa sitwasyon, ang City Social Welfare Department na ang nagbigay ng oxygen tank sa pasyente. Pinaikting ng PNP ang police visibility ngayong pumasok na ang bare months. Yan ay para mapigilan ang mga krimen gaya ng mga nahulikam sa ilang lugar. Saksi si June Benarasyon. Nagtago ang tatlong empleyado ng pawn shop sa Kawayan, Isabela nang makita sa bintana ang isang lalaki na may parang itinututok. Ang sunod na nakita, ang pagpasok ng lalaki. Maiksi lang ang video dahil pinutol daw ng lalaki ang kable ng CCTV camera kaya hindi na nakuhanan ang mga sunod niyang ginawa. Batay sa investigasyon ng pulisya, nilimas daw ng suspect ang nasa 100,000 pisong cash at alahas. Yung initial investigation po natin through the CCTV and through witnesses, na-establish po natin na inside job po yung nangyaring robbery dito sa pawn shop na to. Ang kasabwat daw ng suspect, isa sa mga babaeng appraiser na kanya umanong karelasyon. Bago pa man pumasok ang hold-upper, nakabukas na daw ang main door, secondary door, pati ang vault ng pawn shop. Wala rin daw ang gwardiya sa kanyang pwesto. Utusan po itong security guard ng nasabing pawn shop na bumili ng pansit which is about 100 meters away from the pawn shop. Hinahanap pa ang hold-upper. Kalaboso naman ang kanyang kasabwat na sinampahan ng reklamong robbery with intimidation. Ayaw muna siyang pangalanan ng pulisya. Sa panayam namin sa telepono sa hepe ng Kawayan City Police Station, sinabi niyang nasangkot na dati ang suspect na appraiser sa mga insidente ng mga nawawalang alahas sa pinagtatrabahuan niyang pawn shop bago pa man mangyari ang pang-hold up. Yung mga alahas po nilalatas po niya sa pawn shop, ano yun ang sabi ng may-ari? Pinapatawad naman itong may-ari, twice na yata ng ginawa. At yun nga, ang sabi ng may-ari is talagang tatanggalin na sana siya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng pawn shop. Sa Coronadal, South Cotabato, hindi pinalampas ng isang magnanakaw ang No Movement Sunday nang looban ng isang furniture store. Ayon sa may-ari ng establishmento, sinira ng suspect ang salamin at nakuha sa safety vault ang perang nagkakahalaga ng mahigit 14,000 pesos. Sa Naga City,
Salisi sa simbahan naman ang nahuli cam. Nang makatsyempo, kinuha ng suspect ang cellphone sa loob ng bag ng biktimang nagsisimba. Cellphone din ang natangay sa isang tindera sa Maypaho, Caloocan. Ang kanyang live selling na uwi sa live stealing. Ang sumalisi sa kanya. Ay, maayos na ganyan, te. Lalaking nagkunwaring bibili ng rubber shoes na ang estilo kaya? Hanggang sa pag-eskapo. Daano kaya, pre? Na i-record. Nag-iimbestiga na ang Caloocan Police. Ayon kay PNP Chief Guillermo Ilazar, ngayon pumasok na ang Bermans habang nasa pandemya, mananatiling naka-alerto ang puwersa ng pulisya para magbantay laban sa masasamang loob. Ako si Jun Veneracion ang inyong saksi. Apat na Chino ang patay na mauwi sa engkwendrong operasyon kontra droga sa Zambales. Ang halaga ng nasamsam na shabu, nasa 4 na bilyong piso. Saksi si John Consulta. Kalahating toneladang droga na nagkakahalaga ng 3.4 billion pesos ang nasa batang pinagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa bypass operation sa taming dagat na lugar sa Candelaria, Zambales. Nakabalot sa mga vacuum sealed foil ang 500 kilong shabu na nakasalid naman sa asul ng mga sako na may markings na Thai. 4 na Chinese nationals ang napatay sa engkwentro. Kinilalang sina Gao Manzu, Hong Jiangxie, Eddie Tan at negosyanteng Xu Yuha. Ang isa sa mga napatay, nakasuot ng t-shirt na may logo ng Presidential Security Group. Ayon sa PDEA, nanangunan sa operasyon sa ilalim ng kanilang Copland Whisperer, nabisto ang resort at palaisdaan na ito ng mga Chinese na ginagawang front para makapagpapasok ng shipment ng droga na nanggagaling sa mga bansang kasama sa Golden Triangle. Copland Whisperer, kung napapansin mo, parating lumalabas ito every time na mayroon tayong malalaking accomplishment sa PDEA. Si Taba, ang tinatawag namin, pumanaw na kasama na sa encounter kanina dito, siya yung si Xu na binabangkit ni Director General Villanueva. And we believe siya yung matagal na nagpipinance ng illegal drug entries dito sa bansa. Mahaba-haba itong ginawa nating pag-subaybay dahil umabot pa tayo hanggang sa dulo, hanggang sa Pangasinan. Dahil itong grupo na to talagang mabigat yung lakad. Naharang naman ang PDEA sa SPMA Gate ang 2 SUV sakay ang 3 Chinese na tumakas umano sa operasyon sa Zambales. Narecover sa kanila ang 90 kilo ng shabu na may kaparehas na packaging sa mga droga sa Zambales. Ayon sa PNP, malaking dagok sa mga drug syndicates ang na-intercept ng malaking shipment ng illegal na droga na may kabuuang halaga na 4 na bilyong piso at pagkakapatay sa ilang main players ng grupo. And because of those unfortunate incidents, we have learned lessons from them. Itong operasyon nito, ito yung patotoo na talagang napakaganda ng aming relations bukod sa poster brother ko dito si Wilkins sa PMA. Pero aside from that, kailangan naming magtulungan. Hindi lang yung paghuli doon sa mga pusher or trafficker, kundi dapat talaga yung supply line ang mabira natin. Ito nga yung magandang nangyari. Kasalukuyan nagsasagawa ng follow-up operation ng mga tauhan ng PDEA at PNP para sa iba pang kasamahan ng grupo. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Tuloy bukas ang National Assembly ng PDP Laban Cusi Faction sa Pampanga. Inaasang dadalo sina Pangulong Duterte at Senador Bongo ang tandem na sinusulong ng partido. 400 ang inaasang darating sa venue bukod pa sa mga makikilahok online. Malaki naman daw ang kapasidad ng venue alinsunod sa regulasyon ng gobyerno. Dumulog na rin ang Cusi faction sa COMELEC para hilingin huwag kilalanin ng grupo ni Senator Manny Pacquiao at Senator Coco Pimentel. Sabi ni Pimentel, kailangan muna niya makita ang petisyon bago siya makapagbigay ng formal na sagot. Pero isa lang anya ang PDP Laban na alam niya at ito yung itinatag na ama niyang si Yumaong dating Senador Nene Pimentel. Si Vice President Lenny Robredo naman, nilinaw na wala pa siyang pasya at wala pa rin ine-endorsong kandidato sa eleksyon 2022. Ang punto lang daw niya, malinaw ang layunin ng lahat ng mga naniniwala sa makatao at maayos na pamamahala. Palitan ang kasalukuyang kalakaran. Kailangan daw maging handang makiisa at magkaisa para sa layuning ito.
Nananatili pa rin daw siyang bukas sa pagtakbo kung yun daw ang ikabubuti ng ating bayan. Mapabundok o ilog? Tinatawid ng mga health workers sa ngalan po ng kanilang tungkulin. Yan ang pinakita ng diagnostic team ng Aringay La Union. Naka-PPE pa sila habang sakay ng balsa. Bukod daw sa mainit, delikado rin ang lugar na pinupunta nila dahil landslide prone. Gutom, pawis at pagod. Ang tinitiis ng mga health worker, maabot lang ang mga komunidad para sa contact tracing at swabbing. At yan, Iga, ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. 25 taon ang naghahatid ng balita. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!